Pagka-graduate ko, gusto ko maging abogado. Yung mga kids kasi dito, natuto na sila eh. Namulat na sila sa pagtatrabaho ng maaga. Yung mga bata ngayon, nag-drop out sila para magtrabaho talaga. Ayun lang kasi nakikita nilang paraan para makakain sila. Ayun din siguro yung isang struggle ng mga kids. Wala nga silang pampaaral. Marami pa sila sa pamilya nila. Ako si Rose Ann, 19 years old, isang Fairplay Scholar. Tatlong beses na po akong nag-drop out sa school. Dahil sa parehong kadahilan sa mga kids na kulang din sa financial, wala rin support, ganun. 11 kaming magkakapatid. Yung kuya ko lang yung nagtatrabaho sa amin. Nagka-garbage collector siya. Hirap talagang pag-aralin kami, lalo na apat kami nag-aaral. Si Coach Rona, si Ate Rosemary, sobrang nakakatulong talaga sila. Kasi yung time na down talaga ako sa buhay, daming mga problemang dumating. Tapos yun, nag-drop pa ako sa school. Parang hindi nila ako hinintuan, na-push pa rin. Inikayat nila ako na kaya ko pa rin naman umulit kahit ano. Sobrang importante talaga ng support eh. Parang a-adapt ko siya ngayon sa mga kids na ako yung nagiging supporter nila para magpatuloy sila sa mga ginagawa nila or sa mga gagawin pa nila. Nag-start ako sa youth coach, tapos ngayon na nasa senior high school na ako, ay naging staff na rin ako ng Fairplay. Bilang intern manager, tutulong sa mga kids about sa module nila, their online classes. Ako yung nag-handle ng mga meeting sa mga team leader. Girl, dito na kailangan ng basura. Ako na yung nag-provide ng mga pangangailangan ko. Hindi ko na kailangan mangingi sa mga ate ko. Doon mag-ano yung long-term solution natin na kapag tinulungan ka or may sumusuporta sa'yo, magiging pangmatagalan na siya kung ipaparanas natin sa mga kids natin.